Blacklist International versus Echo Philippines, Game 1. Unang focus agad natin is yung battle sa Little Wanderer. Kung tinignan mo, pinampok agad ni Sanford si Edward para kapag na-spawn ang Lito, makakasama siya sa pag-secure nito. And then, take note din natin ito sa minimap. Medyo napalo si Venus, balak niya atang tulungan yung Brody kaya dumaan siya rito. Which, intercept ata ni Yawi, so no choice, kailangan maging passive yung Rafaela. Pero check mo itong gagawin ni Yawi. Dahil may vision si Sanji kay Eve, alam din ni Yawi na saan itong hero na ito. So para di siya makita at dumaan siya rito. May kita pa siya dyan? Hindi. Pag dumaan siya rito, yes. Kasi may kita siya ng tower plus si Eve. Pero dahil dumaan siya rito, hindi alam ni Yawi andun si Yawi. Kaya nung sumilip siya, boom, easy poke, no more flicker, and nandyan na si Sanford para tumulong sa pag-secure ng Lito. Lods, less than 1 minute pa lang pinakitaan na tayo ng Echo ng in-game decision making at macro mechanics. All that sequence para lang sa Lito Wanderer. Wala pang isang minuto, lamang agad ang Echo. Hindi pa natapos yun. Dahil comfort pick ni Carl yung Lancelot, alam niya limits ng hero, so confident siya, kaya niya i-pick off si Venus. Tanlong dash, saway retry, tapos dash dito para sa maximum damage ng passive niya. Tapos make sure niya nasa gitna yung third rose for maximum damage. After 2 dashes, patay. Micro mechanics from Carl Pizzi, welcome to the Echo Express. So yung goal ng pag-protect at pag-snowball ni Owl ay medyo nang fail sa blacklist at gumana yung game plan ng Echo na Echo Express. Next up, First Turtle. Ngayon, dahil wala pang defensive items si Mamshu, minaximize agad ni Carl yun, pinukuli niya yung Rafaela. Dito ngayon papasok yung another macro mechanics ng Echo. Yung nag-alaga ngayon sa Harit is yung Lolita. Mauuna si Sanford sa Turtle at magle-level 4 si Sanji rito, all for the sake na makuha yung Turtle at maprotect si Benny at the same time. Medyo questionable bakit hindi pumunta si Yui rito para papalevel 4, pero guess mo rin kasi andun yung Lancelot baka i-go siya. Ngayon, dahil confident ang Echo na kahit wala si Yawi sa Turtle, makukuha ni Carl yan. And nag-aral ang Echo na minsan counter-objective ang gagawin ng Blacklist kapag alam nila lugi sila sa Turtle. Alam lang Echo yan, so pinapunta niya yung Lolita sa blue at pinorotate nila si Sandford if ever ipilit ni Wise. Yung pag-go, confident na yung Echo makukuha ni Carl yan, Lancelot yan eh. Nagwagi ang Echo sa plano nila at napigilan nila yung gustong attempt ng Blacklist. Perfect execution sa Echo, di watch the replay Bobby. Not this time, sabi ng Echo. So dun palang guess na natin bakit binan yung Joy pero binigay yung Arlot at kinuha yung Glue. Ban Joy para hindi mahirapan si Carl sa lance niya. At kunin yung Glue para mauna siya sa clearing of waves against Arlot. At merong tutulong kay Yawi if ever mag-a-attempt si Wise na mag-counter objective. First 2 minutes ng laro, ang dami na nangyari. Dito mo makikita yung in-depth preparation na ginawa ng Echo na kahit as a lower bracket, one step ahead sila sa Blacklist. So ano ngayon kailangan gawin ng Blacklist para makabawi? Same pa rin, kailangan mag-scale ng Brody at gamitin ng Blacklist yung crowd control hold potential nila against teamfights kasi malakas yung lineup nila for teamfights. For Echo, i-fold lang nila yung gold lead at make sure hindi magawa ng Blacklist yung game plan nila. Ngayon, bago tayo mag-proceed, bigyan ko kayo ng simple tip especially kung roamer ka. Tingnan po itong gagawin ni Yawi. Alam ng kapwa roamers and mage na nandito sila. Ngayon, expect ni Madam aakyat si Yawi, though expect na rin ni Yawi aakyat si Venus. So ginawa ni Yawi, dumahan siya rito para makikita niya kung aakyat nga ba si Venus. Pero nung nakita ni Yawi na bumaba si Venus for a potential kill kay Sanji, tutulong sana siya pero nung nakatakas yung Farsa, immediately in-game decision making, okay, buhay si Sanji, resto tayo rito. Na-observe ko ito sa mga galaw ng pros. Tatlo lang in my opinion ang trabaho ng roamer especially kung set roamer ka. Protect, set, vision. PSV. Pag roamer ka, yan lang sa tingin ko ang gagawin mo, wala lang iba. Yung bush na yan, maximize mo yan for the vision and para ma-protect at ma-prevent yung gold laner mo sa potential na gank. Minsan kasi, agawin natin pag roamer, papakita tayo rito, haampasin yung minions tapos gold shield. Maling galawan yun kasi pag umalis ka rito, wala kang vision. Ibig sabihin, pwede kayong isandwich play ng core at marksman. Kayo pa mapapahamak. So instead magpakita ka, jot ka lang, be patient kasi hindi matrabaho magbigay ng damage. PSV lang. Protect, set, vision. So magtataka ka, bakit hindi umakyat sina Venus at Wise dyan?
kasi death boost na yan para sila pa ma-pick off.